Ayan mo si Miss Alex. Ay, nako. Alam nyo. Sinasabi ni Robredo na hindi daw siya involved dito sa propaganda, sa disqualification case kay BBM, di ba? Yan ang sinasabi niya, yan ang rason niya. Pero ito, tingnan nyo ito ha, meron na namang dagdag na kasong inain. At sino ito? Okay, sino ho ito? Panoorin ninyo ha. Ah. Dante, ano-anong mga panibagong reklamo ito na isasampa laban kay Marcos? Magandang tanghali aga. Ayon kay Attorney Howard Calieja, abogado ng mga complainant, maaaring ihahain nila ang motion for intervention. O ito yung pagsang-ayon sa unang inihaing petisyon na kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Marcos o Petition for Disqualification. Posibleng isasampa nila sa Lunes o Martes ang reklamo na mula sa mga grupo ng mga taxpayer, businessman at martial law victims tulad ni Bagong Alyansang Makabayan Chairperson Carol Arroyo. Dagdag pa ni Calieja, naniniwala silang matibay ang reklamo. Oh, ito yung abogado ha. Tingnan niyo itong abogadong to. Sino ba itong abogadong ito? Ngayon kay Bongbong Marcos at guilty ang dating mambabatas sa paglabag sa tax code. Noong 1995, nahatulan ng Quezon City RTC si Marcos ng 4 counts kaugnay sa hindi pag-file ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Ito umano ay malinaw na kasong may kinalaman sa moral turpitude o masamang pag-uugali. At kasama sa parusa ay ang tuluyan siyang madiskwalipika sa pag-upo o i-appoint sa alinmang posisyon sa gobyerno. The case is centered on moral turpitude. Why is it centered on moral turpitude? Attorney Howard Calieja, tandaan nyo kung sino yan ha. Yan ang abogado nung nagsampa ng additional na disqualification case. Oh, wala daw kinalaman si Robredo dito ang kanyang kampo. Ang kanyang kampo ha. Because we all know that in the years 82, 83, 84, and 85, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. did not file and did not pay taxes to the government of the Philippines. Hindi ho yan naka-lipstick. Kagaling lang sa TikTok yan. Aga ayon pa kaya Calieja, nagkamali din umano ang Court of Appeals nang alisin ito ang parusang pagkakakulong kay Marcos sa kaugnay sa kanyang kasong tax evasion at penalty lamang ang ipinataw nito na pagbabayad no ng penalty. Umaasa si Calieja na gagawin ng COMELEC ang trabaho bilang independent body ng pamahalaan. Isa pa aga sa sinabi nito nga si Calieja ay hindi naman umano sila na mumulitika bagamat itong kanilang grupo ang isang bayan. Si Calieja ay isa sa convener. Ayan, so si Calieja isa sa mga convener ng isang bayan. Isang bayan. Okay? So siya ho ang isa sa mga membro niyan na ano, ine-endorso si Robredo. Oh, pero hindi daw kampo ni Robredo. Alam na dish. Tapos nagluloko tayo, no? Parang ginagawa tayong tanga. Ayag ba kayong ganun? Ginagawa tayong tanga? Wala daw kinalaman ng kampo ni Robredo, pero convener siya na isang bayad. Diba? Pambihirang babuha ito. Oh. Ay, grabe. Hindi na mumuliti ka yan, ha? Ng isang bayan na nagsusulong sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo. At ayon naman dito sa grupo ni Marcos sa isang pahayag kahapon, sinabi ng kanyang kampo na inaasahan na nga nila aga itong sunod-sunod na pang-atake sa kanilang kampo. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, aga. Dante, may inilabas namang pahayag ang COMELEC patungkol dito sa iba't ibang reklamo sa pag-file, dito sa kandidatura ni Marcos. Aga batay dito sa mga inilabas na napahayag ni COMELEC Director at tagapagsalita ng komisyon si James Jimenez. Nasa 6 na linggo pa aga bago nila madesisyonan itong disqualification o itong cancellation
petition para makansila yung COC ni Marcos dahil may dadaan pa ito sa proseso kung saan iraraffle muna yung kaso kung saan mapupunta at bibigyan pa rin ng pagkakataon ang kampo ni Marcos na sagutin yung petisyon at magseset din ang komisyon ng pre-conference doon sa kaso at kasunod niyan ay inaasahan na ang paglalabas ng resolution sa kaso. So batay doon sa timeline na sinabi ni Jimenez, nasa 6 linggo pa aga ang maaaring mailabas ang desisyon sa pag-desisyon sa isang So ayan ho, inalamu lang natin na membro ng isang bayan ang nagsampa ng kaso para sa disqualification cancellation ng kanyang ng COC ni Marcos. Tapos, i-deny pa ni Robredo na wala silang kinalaman. Ano ba yun? Parang ano lang, ano? Parang sa loob-loob ko, iloloko nyo ba yung taong bayan? Iloloko nyo ba na parang wala kayong kinalaman? Hindi namumuliti ka. Pero ngayon yung ginagawa porket alam ninyong nangunguna yung mama. Porket alam nyo nangunguna si BBM, ngayon yung ginagawa yan. O sabihin nyo, dahilan nyo, ba't di namin ginawa ng Vice President na candidacy? Eh kasi alam nyo at that time, hindi naman siya ang tatato naman eh. Nung time na yon hindi ganun kalakas si BBM. Unlike ngayon. Tayo, aminado naman tayo na malakas talaga si BBM ngayon. So, at saka at the same time, Vice President lang yung tinatakbo niya. Hindi naman ang presidente. Sabihin, ang focus ng tao noon ay sa presidente naman lagi. Alam nyo naman wala namang ganoong power ang isang Vice President. At ngayong tumatakbo ng Vice Presidente si BBM, eh bakit praning na kayo? Praning na kayo, tapos sasabihin ninyong walang kinalaman ang kampo ninyo? Eh yung grupong nag-endorso sa inyo. Alam naman natin yung isang bayan na yan eh. Wala ka na nga sa liberal eh. Pero yung isang bayan na nag-endorso sa'yo, yun ang nagsampa ng kaso. Tapos wala kang kinalaman. At hindi political move yan. Ano ito, lukuhan? Hindi, di ba? Parang okay ka lang. Ako, naniniwala ako na maaaring hindi mo inutos, pero alam mo. Siguro naman, alam mo yan. Siguro naman, kahit pa paano, nasa inner circle kanya mga yan. Alam naman, wala ka. Posible naman yan. Para naman, wag mo naman tayo maglokohan dito. Naglolokohan ako tayo dito eh. Matagal nyo nang niloko ang sambayan ng Pilipinas, kayo mga liberal party. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, wala na naman, ano ito? Buladas? Sorry ah, meron ng social media. Sabi nga eh, may social media na. Hindi nyo na mabula ang mga tao sa social media. Kung nabubula nyo mga taga-Twitter, pero sa Facebook at saka sa YouTube, hindi nyo mabubula. Ay nako.